yung import na infusing sa mga baseline ko, especially yung mga orchid na oranda. Nandito sila. Male, nandun naman sa kabila kasi kinukondisyon ko na. So, natural. Wow! Pag mag-start na sila mag-natural spawning sa anong ibigay. Wow! Marami yan dito. On-breed ko na lahat. Almost lahat kasi dalawa lang dito yung imported. So, ito yun yun. Pero gamitin ko pa din. Ito. Okay. So, mamaya, tatakpan ko na naman yan ng seed para hindi na masyado mag-dumi yung feeders ko. Malalaki. Gusto ko talaga yung mga malalaking male. So, yung sinasabi nila bro na the bigger, the better. Kasi masakto lang yung style mo is unspawning. Kung mag-start na sila ng normal breeding, saka ako na pupunta. Sa unspawning, gumagamit ka rin ng natural breeding. Natural breeding, set ko muna sila. Yung unspawning din. Kasi, hindi maglilay yung female. Hindi pa siya talaga ready. Bro, breeders, Ano ba yung mga secret ng mga ganyan? Ano po? Bakit consistent yung mga breeding? Ay isang breeding ako. Purpose yun is for... Minsan, yung mga anal, hindi pa talaga klaro. So, may second release ako. Yung mga sa 2-inch na siguro yung size. Ang edad naman ng isda ng ako sa kanila. Sabi ko, paano ba ito? So, yun lang. Tinitingnan ko yung mga video nila. Tapos, nagre-research ako. Nag-e-entry ako ng mga shows. Nananalo, picturean ko, tapos ilalagay ko sa isip ko ba, ganito ang gagawin ko, ganito yung plan. May target talaga ako, mga kaliko. Pero nag-breed din ako ng mga red white sa una. Yung mga kaliko na maliliit, kahit mga hindi yung quality na talaga, pero nabibenta ko pa rin kasi yung mga ibang customer, gusto nila, may kulay na. So yung mga kaliko, maliliit pa, may kulay naman. So madali magbenta. Kanang nahurot ko sa life kay life kay ko sa kanang kuwar sudad. So kada mo kiter bus mo. Sugal ko kuwar bus kining kuwar. Good. Kira mo. Kami mato. Ready? Bro, action sa tabon ba? Dio kira na bus. Kung March gani.